Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa kubo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang Beersheba, at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig sa iyong mga kaaway, o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo." Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga,
nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilandlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.